Hi guys, welcome back to my YouTube channel. Ayan, para maiba naman po, hindi ulam ang ating gagawin ngayon, kung hindi ay isang masarap na mango cheese ice cream. So ang gagawin natin ngayon guys, ay pwedeng-pwede nyo gawin sa bahay nyo, lalo na pag may darating na mga occasions. At makapag-adjust pa kayo ng timpla nyo. Dahil sa mga binibili natin dyan sa labas na ice cream, ay talagang matamis yan. So dito sa gagawin natin, pwede kayong mag-adjust ng tamis according sa taste nyo. Lalo na pag may mga diabetes kayo, so i-adjust nyo yung condense natin para hindi siya masyadong matamis. So ayan, ang unang gagawin natin ay hihiwain lang natin ang ating mangga at ilagay sa malinis na lagayan. Ito guys, apat lang na ingredients ang ating kakailanganin at makagawa na po tayo ng masarap na ice cream. Yung complete list ng ating ingredients ay nasa ating description box nakalagay. So ang una po nating ilagay sa ating mixing bowl ay ang ating all-purpose cream. Ayan guys, make sure po na nakalagay po sa freezer nyo ang inyong all-purpose cream bago po tayo gagawa ng ice cream, para mas maganda po yung texture ng ating ice cream. Ayan, so nakita nyo naman na medyo matigas po yung ating all-purpose cream dahil nga nilagay natin siya sa freezer almost 3 hours. Ayan, so pagpasensyahan nyo na, dahil ang ginamit po na mixing bowl ay ang aking plastic na kaibigan. Hindi pa kasi ako nakabili ng stainless na mixing bowl. Kaya ayan, ito muna, tiyagaan ko muna to. So, next po natin ang ating condense. At syempre guys, yung condense din natin, dapat naka-chill din siya ha. Ayan, para mas maganda po yung texture ng ating ice cream talaga. Bakit ang tagal maubos? Liit kasi ng butas. Ay, sana all, maliit ang butas. At syempre, ito na po yung ating cheese. Ayan, dahil hindi matatawag yung ating ice cream na mango cheese kung walang cheese. So kaya ayan, lagyan na natin ng cheese guys. At syempre, wag nating ubusin dahil gagamitin pa natin yan maya-maya. So ayan, may almost 1/2 pa tayong natitira na cheese. So tabi ka lang dyan. At next po natin ang ating mangga. I-blend po siya natin ng bonggang-bongga. As you can see guys, ang liit ng ating blender. O diba? Ayan. Sinasadya ko yan para kunti lang yung hugasin natin. Wow! Kunwari! Kunwari na may malaki pang blender, iyan lang naman talagang available. Malusot lang. So ayan guys, natapos na natin ilagay ang ating mangga sa ating very cute na blender. So ayan, takpan na natin at sisimulan na natin ang pag-blend. So ayan guys, nakita nyo naman ang bilis ng naging juice. So, mas effective bala na maliit yung blender na gagamitin natin. So ayan guys, totoong mangga po yung ginagamit ko dahil kami naman talaga ang kakain nito.
So, yung iba kasi, yung ano, yung ginagamit nila sa pang ice cream nila is yung mga artificial lang na flavoring, yung mga ano, powder dyan. So ayan, mas masarap yung totoong prutas talaga, para ma-feel mo talaga yung prutas nga talaga yung kinain. So ayan, nailagay na po natin sa ating mixing bowl. At syempre, magsisimula na tayo sa ating paghahalo. Ayan, haluin lang natin ng mabuti. Ayan, bago po tayo magamit ng hand mixer. So ayan guys, gagamitan na natin ng hand mixer. So ayan. Ayan, nandyan pa tayo sa medium level, ang lakas. Then, after 2 minutes, palakasan po natin hanggang sa level 7. Ayan. Para makita natin agad yung texture ng ating ice cream. So, magmimix lang po tayo hanggang 15 minutes po. Ayan. At makikita naman natin kung nagdodoble na yung amount ng ating ingredients. Nakakapagod din pala mag-mix guys, grabe. Kahit may gamit ka ng hand mixer, lalo na siguro pag wala kang hand mixer, kung magmano-mano ka lang, Diyos ko, daig mo pa yung ano, umibig sa isang taong alam mo na bang walang kasiguraduhan. So ayan, nakita nyo na guys na nagdodoble na po yung amount ng ating ingredients. So ang dami na niya. Ayan, so medyo mabigat na siya sa hand mixer ipaikot. Ayan, kasi nga medyo lumapot na talaga yung ating ingredients. So ayan guys, almost 15 minutes na po tayong nagmi-mix nito at nakita mo naman natin na sobrang dami na niya at medyo sobrang lapot na rin. So enough na po. Ayan. At syempre, mag-slice na naman tayo ng mangga into cubes para sa ating toppings. Ayan. Yung mangga po natin guys, yung tinira po natin kanina dahil hindi po natin inubos yung pag-blend ng mangga. Nagtira po ako for the toppings po. Kukuha lang tayo ng lagayan ng ating ice cream para mailipat na ito at malagyan na ng toppings. So ayan guys, ang ganda po ng texture ng ating ice cream. Perfect! So kalahati lang po ang ilagay muna natin dahil maglalagay pa po tayo ng cheese. Ayan. So ito po yung cheese kanina na natitira. So iubos na natin yan dito bago ilagay yung kalahati ng ating ice cream. Ayan. Grabe, ang sarap! Hindi ko pa siya natikman guys, pero ang sarap, sarap na sarap na ako, grabe. At syempre guys, kutsarain na natin yung ating mangga para sa ating toppings. Take note, kutsarain, huwag kamayin. So ayan, ilalagay na po natin yung ating mangga sa ibabaw ng ating ice cream as toppings. Ayan, bongga. Ayan, puno na siya ng toppings guys. Ang cute. Grabe. Ang bango.
manggang-mangga talaga siya. So, takpan lang natin guys at ilagay sa freezer ng 7 hours. So, ayan guys, after 7 hours, so matitikman at mahuhusgahanan natin ang ating mango cheese ice cream. Ayan, wow! Dumami siya! Aba! Napuno! Napuno yung lagayan natin guys. Ayan. So ayan guys, maglagay lang po tayo sa ating lagayan for presentation. Guys, ang ganda ng texture ng ating ice cream. Pinong-pino, my God. Siksik sa laman, grabe. Hindi tulad ng ibang ice cream na nabibili natin na parang hangin lang yung laman. Ayan, ito siksik na siksik talaga sa laman guys, grabe. Bongga. So ayan guys, ito na po yung ating masarap na mango cheese ice cream. Ayan, thank you for watching guys. Please don't forget to like and share and subscribe. At pakihit na rin ng ating notification bell para updated kayo sa aking mga upcoming videos. Bye!